What's up mga ka-Venom? May vlog po tayo ngayon. Ngayon po ay may review tayo ng SJ Cam SJ4000 Air Action Camera. So mga ka-Venom, binili ko lang po nung dumating lang siya, binili ko sa Shopee nung Friday. In-order ko siya nung Webes. Ang bilis niya eh. Pagka-order ko, to receive na kagad, tapos kinabukasan na deliver na ang item sa akin. Ayun, sobrang bilis. Kasi yung seller niya ay from Binondo lang, kaya ganun kabilis. Tapos deliver sa Sawyo. So ngayon mga ka-Beno, sa loob ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, sa loob ng 4 na araw mga ka-Venom na paggamit na nito, masasabi kong okay siya. Pero bago yun, bago ko sabihin yung mga review nito, ngayon papakita ko muna sa inyo yung laman ng box, yung loob na nakapaloob nito. Nabili ko siya ng 1,900 plus. Hindi na nakalimutan ko mga ka-Beno. Ayun, kasi naka 50% sale siya. Pero yung regular price niya ay 3,000, magandang 3 to 3.5K. Yan mga ka-Beno. Yung mga nakapaloob dito mga Venom ay ito, waterproof case, syempre yung camera niya, yan, ito po yung camera niya, ganyan lang po siya kaliit, yan mga ka-Venom, yan, tapos, bukod pa doon, may mga bracket pa siya, mga ka-Venom. Ayan. Yung iba nakakabit na sa harness ko yung iba. Ayan, mga ka-Venom. Ayan, ito sinasalpak siya dito. Tapos may 3M na pwede mong didikit sa motor mo. Ayan. Hindi siya recommended na idikit sa helmet. Hindi siya masyadong ano doon. Kasi yung helmet, pag ganun siya, ipa-curve. Ito, straight, kaya hindi siya, kaya malalagay mo lang siya sa mga patag. Yan. Yan mga ka-Venom, ito pa yung bracket niya. Yan. Dalawa yung ganito eh. Yung isa pa, ano, pa-twist. Yan mga ka-Venom. Tapos, yan, yung lock. May lock din doon. Bali, dalawang lock na ito. Yan mga ka-Venom, yung nakapaloob sa kanya. At may kasama pang manual. Yan mga ka-Venom, mga manual. Yan. Sticker. Yan mga ka-Venom. Yan ang laman niya sa box na to na nagkakahalagang 1,900 plus. Yan. 1,926. Yun. Yung store niya ay sa Shopee, Tomly. Ilalagay ko na lang ang link ng store sa baba. Tingnan nyo na lang mga ka-Venom. So ayun mga ka-Venom, sa tutorial na tayo. Yan mga ka-Venom, sa tutorial na tayo ng camera na to. Yung review pagtapos nito. Ayan. Ito mga ka-Venom, ito yung up and down niya. Yan. Tapos okay kapag mag-start ka na ng video. And then, ito yung power niya. Siyempre, ito yung lens. Yan, may plastic yan. Tinanggal ko na mga ka-Venom. Tapos, dito mo ilalagay ang SD card. Yan. Bumili pa ako ng 32GB yan. Tapos, ito yung charger. USB. Tapos, itong HD. Yan yung pang mic or headset.
pang earphone. Ayan. Pero may hirap maghanap niyan mga kabino. Ayan. Tapos sa ilalim niyan, yan yung battery. Iano mo lang naman ito mga kabino. Ayan o. Hilahin mo lang siya. Ayan. Ipupull mo. Tapos pull mo rin ito. Ayan. Tapos yan. Tapos hilahin mo na yung battery. Ito mga kabino. Pakita ko na. Ayan mga kabino. Ang battery niya. Ganyan ang lang kaliit. 3.7 volt. Yan. Pero ganyan lang kalit, pero matagal yan malobot mga kabeno. Kaya recommended yung seller na yon, dahil legit yung item niya, yung product niya, Tom Lee. Baka naman Tom Lee. Shout out sa store na yon. Yan mga kabeno. Ay, pinatay ko na. Kinuha ko yung battery pero hindi ko pinatay. Yan ang huwag na gawin mga ka-Venom, dahil masisira ang cam natin at ang battery. I-on natin mga ka-Venom. Long press to mga ka-Venom. Yan. Long press natin mga ka-Venom. Yan. SK cam. Yan mga ka-Venom. Yan. Tapos, tuturo ako kayo kung paano mag-remove. Yan mga kabenong. Kung makikita mo dyan, yan mga kabenong, yan. 180 pixel, 19 gig. Yan ang natira sa 32 gig ko mga kabenong. Yan. Tapos yung battery niya ay 3 bars. TF, yan. Yan mga kabeno. Tapos itong sa baba, yan yung mic niya. Umpisa natin sa mic kung paano mag-off ng mic. Kasi nung gumawa ako ng vlog mga kabeno, naka-off siya. Kasi nga bago pa lang ako nito, hindi ko pa alam gamitin. Kung na-off siya, ito dito kasi napipindot yan up or down. Yan mga kabeno ma. Yan, pinindot ko. Kung makita mo, naka-X na yung mic. Ito mic. Tapos, pindutin mo lang ulit yung down. Yan, mic na ulit siya mga kabenong. Yan na. And then, menu. Ito yung menu niya. Yung power na yan, yan din yung menu mga kabenong. Ngayon, kung gusto mong pumunta ng... Yan, ang unang makikita mo dyan, pag pinindot mo yan, unang makikita ay camera. Malalaman mo siyang camera siya pag lumabas tong 60M, yung 16 megapixel. Meron pa yan, may 8 megapixel. Yan ang pinili ko, yan yung pinakamataas. Yan, camera yan. Pag pinindot mo ulit yung menu, yan, mapupunta na yan sa mga ni-record mo. Yan ang mga ni-record ko. 25 na yan. Yan, 25 na. Yan, yan yung mauna. Yung huli mong ni-record, yun. Pag pinindot ulit yung menu, pupunta na siya mga ka-Venom sa settings. Yan mga ka-Venom settings. Yan, yun na yung huli mga ka-Venom. Tapos pupunta tayo sa settings. Yan. Pag nandito ka na sa settings, click mo lang yung OK sa taas. Yan mga ka-Venom, yan. Video resolution, yan. Mamili ka lang dyan. Yan mo lang naman yan eh. Okay na mamili ka, up and down lang. Pero kung anin mo siya, i-okay mo siya mga ka-Venom. Yan, mamili ka. Yan yung pinakamataas, okay. Yan mga ka-Venom ha. Yan. Yung loop mga ka-Venom, makita mo yung loop. Yan yung... Tinose ko yan eh, para pag na-close, continue yung ano niya, continue yung recording niya mga ka-Venom. Kung gusto mo naman pa putol-putol mga ka-Venom, pwede mo naman siyang, yan, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, yan mga ka-Venom. Pero tuloy-tuloy yan, pag 2 minutes, mag-i-stop yung video, mag-re-record ulit siya. Yan. Pagtapos ng 2 minutes, record ulit, nag-auto-record niya yung mga ka-Venom pag loop.
pag na-close, tuloy-tuloy ang record. Yan mga kabeno. Tapos na tayo dyan, di ba? Tapos, para makapunta ka dito sa taas, menu lang ulit mga kabeno. Yan. Punta ka na sa photo resolution. Yan yung sa camera. Yan. I-okay natin. Yan, mamimili ka lang mga kabeno. Mamimili ka lang dyan. Yan. Yan. Back na natin. Yung 60 lang napili ko mga kabeno. Yan. I-okay lang natin yan. Tapos, ano ba? Menu lang, menu. Para pumunta sa kabila. Punta sa kabila, yan. Exposure, balance, image rotation. Yan. Yung driving mode, mga kabenom. Yan, driving mode. Pag yan naka-check, pag, di ba, naka-check yan, tapos na, pinatay mo na yung video mo, tapos inon mo, mag-auto na yun, mag-auto recording na yun pag naka-check yung driving mo. Pag naka-check, ikaw na mismo ang mag on nun. Yan, wifi, yan, light source frequency, yan, yun na importante, diba? Yun na naman natin mga kabenom sa settings, pindutin lang itong menu. Yan, language, daytime, yan, kung gusto mong format, yan, i-okay mo lang yan. Yan, mga kabenom. Lalabas naman dun yun, ano eh, confirm or cancel. Yan. Tapos, kung gusto mo na mag-exit, punta ka lang sa X, menu ka ulit. Yan, mga kabenom. Sabay, okay. Yan. Yan, bumalik na siya sa dati, mga kabenom. Yan, mga kabenom. Ah, wala na ako nakalimutan, ha. Yan. Yun na yung tutorial natin, mga kabenom. Next is my review. Yung mga na ano ko, na-review ko sa camera na to sa loob ng 4 na araw na ginamit ko. Okay, mga kabenom, mga ano na tayo, review ng camera na to. Unang-una mga kabenom, sa battery tayo. Yan. Yung battery, matagal malubat mga kabenom. I-charge mo lang ng isang oras lang. Sinasabi nilang 3 hours. Yun. 1 hour lang. Full charge na siya. Magagamit mo siya ng 2 to 3 hours. Dahil bago pa siya mga kabenom. Pag charge mo siya mga kabenom, ano siya, pag low bat, magbi-blink. Malalaman mo nag-charge yung blink-blink na red. Yun. Tapos, malalaman mo siya kapag full charge na, yung blink-blink na red, magiging, mag-steady na siya. Steady na red. Yun. Ibig sabihin, full charge na yung mga kabenom. Sa battery, okay na okay tayo sa battery yung mga kabenom. Tapos, SD card mga kabeno. Yan mga kabeno. Sa SD card niya, hindi mo siya, itong camera, hindi mo magagamit na walang SD card. Kailangan mo ng SD card. Yan. Tapos, pag bagong bili, kahit luma lang mga kabeno, pag sinalpak mo rito, kailangan mo na i-format talaga yung SD card. Kailangan hindi mo magamit eh kung hindi mo format. Kaya kung may importanteng files, transfer mo muna bago mo i-format dito mga kabeno. Ayan mga kabeno. Doon na tayo, di ba? SD card. Sa charger. Ayan lang naman. Yung charger niya, pwede rin i-connect mo sa PC or sa cellphone para i-transfer ang hindi pala. Pag sa cellphone kasi, yung SD card mismo yung sasalpak mo sa cellphone para makuha mo yung ano. Dito, ito, yung charger niya, connector, yun mismo yung sasalpak mo sa PC para makuha mo yung files. Tapos mga kabenom, ito mga kabenom, ito mahirap pa. Mahirap to mga kabenom eh. Ang pipiliin nyo dapat yung pillow pang ano, pang mic.
Ano ba yan? Ito ka-Venom eh. Ito yung ano ko. Kaya hindi ko pa nagagamit ito mga ka-Venom. Ayan. Ayan. Kaya ang hirap maganap ng splitter nito o connector. Ayan. Micro HD yung tawag dyan. HDMI yun. Venom. Micro HDMI. Ayan. Ayan. Kaya nahihirapan ako mga ka-Venom pagdating dito sa ano. Sa earphone niya. Wala pa akong maano eh. Wala pa akong maanak. Kaya kung bibili kayo mga ka-Venom, titignan nyo yung itong dito. Dapat yung bilog. Para hindi na kayo marapan magulap ng pang mic. Yun mga ka-Venom. Sa ano siya, sa picture niya, malinaw siya mga ka-Venom. Kasi 16 megapixel eh. Papakita ko sa inyo yung sample ng picture. Ayan mga ka-Venom mo, lina mo. Ayan, pogi ni ka-Venom, di ba? Ayan, linaw. Maganda yung camera niya mga ka-Venom. Tapos, sa video na tayo mga ka-Venom. Hindi ka magsisisi sa video na ito mga ka-Venom. Kasi, napakalinaw din. Sa gabi, malinaw din mga ka-Venom. Kasi kung anong sa personal na dilim, yun din yung makita mo mga ka-Venom. Hindi katulad sa ibang camera na iba gabi, tapos mas madilim pa sa kuha ng camera. Ito, kung anong sa personal, yun din yung makikita mo rito mga ka-Venom. Okay na okay ako rito mga ka-Venom sa video niya. Tapos, yun lang mga ka-Venom kapag sa driving, pag dinadrive mo na yung ano yung hangin talaga pag hinataw mo na yung pagmumotor mga 60 pataas kilometer per hour nasasapawan na yung boses mo mga ka-Venom kaya kailangan mo talaga ng mic yan. O kaya bumili ka ng foam na anti wind yan mga ka-Venom. Tapos, ayun, stabilization niya mga ka-Venom. Yung stabilization niya, yung alog ng video. Maganda siya mga ka-Venom. Hindi siya yung sobrang alog. Yung tama lang, nalilesen yung alog niya. Kung sa lubak, iba gumaganyan, ganyan yun o. Malilesen siya, magiging ganyan na lang. Man, ganun siya kaganda mga ka-Venom. Hindi siya magiging ganyan yung alo niya. Yung maduduling ka, ano ba yan? Pangit panoorin. Ito talaga maganda mga ka-Venom. Okay na okay talaga yung video na ito mga ka-Venom. Wala na ba ako makalimutan? Isipin ko pa mga ka-Venom, ano ba? Sa battery, okay na okay. Sabi ko na yan. Ayun mga ka-Venom. Tapos ito, pang ano lang talaga ito mga ka-Venom eh. Pagsisisid ka ng tubig o kaya pag umulan, yan, waterproof. Pag nakalagay kasi yung camera mo dito, hindi ka maririnig mga ka-Venom. Hindi ka maririnig kasi nga kulog to eh, kulog. Kaya kailangan mo rin ng case nito. Nag-order na ako ng case nito mga ka-Venom. Tapos yun. Problema ko yung mic na lang. Yan mga ka-Venom, wala na ba akong na kalimutan review. All in all mga ka-Venom, maganda talaga siya. Recommended to mga ka-Venom. SJ 4000 Air Action Camera. And sana wala na akong nakalimutan mga ka-Venom. Sa mga matagal nang gumagamit ito mga ka-Venom, kung may mali man ako o may kulang, i-comment ko lang mga ka-Venom. Yan mga ka-Venom. Comment ko lang kung itama nyo ako. Yan. Yan. Sa tip naman ka-Venom, nasabi ko na ito kanina pero bibigyan ko ng tip. Yan
yan mga ka-Venom, tip kung paano bumili ng SJ cam na kompleto na. Yan mga katulong tong tip ko sa inyo mga ka-Venom, para isang bilihan na hindi katulad ko na medyo na hirapan, kasi nga yung pagpili ko nito hindi kompleto. Yan mga ka-Venom. Unang-unang tip ko mga ka-Venom, nasabi ko na to, pagbibili kayo ng SJ cam, yung mic niya dapat bilog. Yun ang una niyong titignan. Kasi dito mga ka-Venom, mahihirapan kayo gaya ng sabi ko kanina. Mahihirapan kayo dyan mga ka-Venom, patulad ko nahihirapan ako. Kaya hanapin mo agad yung bilog dito mga ka-Venom. Yan, yun yung unang tip sa pagbili ng SJ cam. Pangalawa mga ka-Venom, kung pagra-rides mga ka-Venom, kung hindi na, kung swimming, ito talaga mga ka-Venom. Pero pagra-rides, pang backup lang to pag umulan pang backup lang. Kailangan mo talaga na may case mga ka-Venom. Yung case nito, yan ang bilhin yung mga ka-Venom. Tapos, yun yung pangalawa. Pangatlo mga ka-Venom, ano ba ang pangatlo? Kung wala pa kayong mic mga ka-Venom, samahan nyo na rin ng foam case para sa wind, sa hangin. Para malesen yung ingay ng hangin. Yun. May foam case yun eh. Kung wala kayong foam case, sa mic nyo na lang na ganito. Ayan. Lesson yan. Ayan. Pangatlo na yung mga ka-Venom, no? Pang-apat mga ka-Venom, kung bibili kayo, yung may set na dalawang battery with charger. Yan mga ka-Venom. Kailangan yung dalawang battery talaga ka-Venom. Mga ka-Venom, kasi sa pagbibiyahe natin ng malayo, yun, 3 hours, kung rides mo yung maghapon, kailangan mo talaga ito, dalawang battery, tapos yung charger. Kung yung motor nyo naman may charger, yun, nag-charge yung isa araw yung pinagamit. Pero yun naman itong naka-charge habang pero nakakasira ng battery yung mga ka-Venom, yung naka-charge tapos pinagamit. Basta pag bumili kayo nito, dalawang battery yung charger ng mga ka-Venom. Pag-apat na yun, ha? Pa akong mga tip mga ka-Venom, sabihin nyo lang. Mag-iisip pa akong mga ka-Venom yan. So, yun lang siguro mga ka-Venom yung mabibigay kong tip sa inyo. So, ayun lang mga ka-Venom, wala na akong maisip eh. Siguro yung bracket niya, yung sa helmet, ang bilhin nyo doon yung tatap niya, Hump. Yan, magandang brand yun, Hump. Yan, makapit yun sa helmet. Dito sa chin mount. Yan ang bilhin nyo mga ka-Venom. Brand na Hump. Yan. Recommended yun mga ka-Venom. So, ayan mga ka-Venom, kung may nakalimutan man akong review or tip sa inyo, comment down below at pag-uusapan natin yan mga ka-Venom. Yun lang mga ka-Venom, please subscribe, like, and also comment mga ka-Venom. So yun lang mga ka-Venom, tatapusin ko ng video na to. Bye!